Anak, kumusta ka? Kumusta, anak? Nay, bakit ganun? Parang bigat pa rin ang pakiramdam ko tungkol sa pagkamatay ng tatay ni Tony. Kasi mabait ka na tao. Kahit alam mong tama yung ginawa mo, hindi pa rin maiwasang makisimpatiya sa kaibigan mo. Mahirap eh, Nay. Alam ko, Nak, mahirap. Mahirap talaga yan, pero kailangan mong tibayan ang loob mo. Hmm? Sir, alam mo namang wanted ako ngayon sa batas, kaya medyo nagtatago-tago muna ako. Sir, nandito ako ngayon para tuparin ko yung pangako ko sa tatay mo. Ano yan? Sir, yung iniwan sa yung pulang diamante, pakaingatan mo ha. Yan ang dahilan kung bakit mayroong kapangyarihan si Mr. Salueta. Kung may kapangyarihan yan, eh di sana napatay ko na si Super D. Makakaya mo yan, sir. Basta magamay mo lang ang kapangyarihan ng pulang diamante. Kaya, sir, mag-insayo na tayo para ikaw na ang maging bagong Zulu. Super D! Ha? May bumabag-abag sa'yo? Alam ko, binabagabag ka ng konsyensya mo, ano? Parang ganun na nga ako, Sir Pablo. Ewan ko ba? Pasensya na ako, ha? Pero parang pilit ko siyang gusto ko hindi isipin eh, pero hirap eh. Dapat bahagi pa rin yan ng pagkatao mo bilang si Super D. Dapat tinatanggap mo yan. Kasama pa rin yan sa pagiging superhero. Ang pagtanggap na hindi ka na lang nabubuhay para lamang sa sarili mo. Dahil kung makikita mo kung ano talaga ang papel na ginagampanan mo dito sa mundo, maiintindihan mo na rin mga kailangan mong gawin para dito. Oo nga, napatahimik mo na nga ang bayan. Pero dapat mo rin itong mapanatiling tahimik. Laging kakailanganin ng mundo ang isang superhero. Sir Pablo, hindi naman pwedeng parating ganyan. Paano pag nawala ako? Hindi rin naman tayo nakakasiguro na may karapat-dapat na makakuha ng asul na diamante. Sa ngayon, kailangan nating mahanap kung nasaan na yung pulang diamante, Dodong. Dahil kapag napasakamay ito ng kung sino man, pwede na naman itong pag-ugatan ng kasamaan. Practice lang ako, Sir Tony. Maski naman ako, ilang beses ako nabigo bago ko makuha ang cap serum ko. Bago ko siya na perpekto. Alam nyo, Sir Tony, kung tatanggapin nyo lang kagad sa kalooban nyo na kayo ang talagang tagapagmana ni Mr. Salueta, na ikaw ang itinadhana, mapapadali ang ensayo natin. Kailangan nyo lang pong tanggapin na buong buo na ikaw ang itinadhana. Ang babaeng ikinikwento ko sa iyo, hindi ko akalaing magbubong ang pagmamahala namin nang iwanan niya ako. At ang bungang yan ay ikaw, Tony. Hindi ka pwedeng magpaisi-isi. Everybody is after you. So you have to fight back! Tingin ko wala na akong dapat patunayan pa sa'yo. Tama ka, Tony. Handa ka na. Sabi ni Daddy, handa na daw ako. Papatunayan ko sa kanya hindi siya nagkamali. Tutuparin ko lahat ng mga plano niya.
lalo na sa planetang Nefus pa siya. Hahanapin ko at papatayin ko si Super. Dahil sa kanya, naubos na ang mga kriminal sa bayan natin. Kahit sino pang super villain ang hirap sa kanya, sisiguraduhin niyang matatalo din niya to. Halos 2 dekada na niyang binabantayan ang bayan natin. Pinapanatili niya ang kapayapaan. At dahil dito, inihandog natin kay Super D ang key to the city. Super D, nasaan ka? Mukhang abala po si Super D sa mga pagtugas sa mga kriminal sa ibang lugar. Kung nasaan ka man, Super D, laging bukas ang syudad na to para sa'yo. Mabuhay si Super D! Super D, sigurado ka ba nandito natagpuan ang katawan ni Zulu? Eh, kanina pa tayo naghahanap. Eh. Wala naman tayong nahanap na pulang diamante. Baka naman nawala na yung pulang diamante, Sir Pablo. O naitago ni Zulu sa ibang lugar, katulad ng ginawa ni Super D dati. Mabuti kung ganun. Eh, paano kung napunta yun sa ibang tao? Katulad nung napasayo yung asul na diamante. Hindi natin malalaman kung talaga pwede mangyari. Siguro, Sir Pablo, pag-aanda ako na lang yung panahon na may maaaring gumamit ulit ng pulang diamante. Dennis. Tay, halika po kayo. Tay, bilisan po natin. Tay. Tay, masaya po ako dahil natalo niyo na po lahat ng serbahay sa atin. Natupad niyo na po yung pinangako niyo. Kaya, hindi na po namin kailangan umalis. Di po ba? Oo nga, Dennis eh. Pero, mukhang desidido na yung nanay mo sa pag-alis. Eh, yun nga po, Tay. May visa na daw po kami para pumunta dun. Kung ganun, kailangan ko makumbinsa yung nanay mo na huwag na kayong tumuloy papunta ng Amerika. Sige po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Salamat, anak. Ayos lang po yun, Tay.